Magandang hapon mga kaibigan. Pag-uusapan natin ngayon yung hamon na tinanggap ko kay Ayoy or Marjorie. Tinanggap ko yung kanyang 10-day photo challenge. Ngayon, ang reklamo ko lang, kulang yung 10 araw kasi 10 picture lang yung kailangan kong i-post. Ngayon, ipopost mo siya sa wall mo, sa timeline mo, kung ano yung 10 travel o 10 lugar na napuntahan mo na nagkaroon ng malaking impact sa buhay mo. Ngayon, para sa akin kasi, kulang yung 10 araw kasi 10 picture lang yun. Matutunghayan nyo ngayon yung mga pictures ng ilan lang, hindi pa to lahat, ng mga lugar na nagkaroon ng malaking impact sa buhay ko. Umpisa natin sa picture na to. Yan, kung nakita nyo, ano yan? Sunrise noong pumunta ako ng solo sa Baguio City. Na yan yung napakagandang kuha ko ng sunrise. Yung sunrise na yan, yan yung nag-umpisa na kung bakit nahuhumaling ako na laging antayin yung sunrise. Tuwing aakit ako ng Baguio, pupunta talaga ako ng Mines View, aabangan ko yung sunrise. So, ayan yun. Ayan yung pinagsimulan nun na bakit addict na addict ako na magbabiyahe ako ng gabi. Minsan alas 11 ng gabi para eksakto pagdating ko ng Baguio, maaabutan ko yung sunrise. So, ayan yun. Pero napakaraming memories ng Baguio City. Talaga, sobra. Mahal-mahal ko yung lugar na yan. So, tungayin naman natin yung next picture. Ang nakita niyo yung picture ay yan yung actually hiningi ko lang yan dun sa nakasama ko doon sa Dive Anilao. Yan ay way back 2013. So, una't huli yan na pag-dive ko sa dagat. Na nakascuba. Parang ang astig, diba? Ang feeling ko talaga nung panahon na yan, ang astig-astig talaga. Sumama ko sa isang travel group na nag-offer sila ng introduction to scuba diving. So, sumama ko. Kasi feeling ko, gusto ko talaga maging adventure sa kung time na yan. Yan din yung year 2000, yung pagsalubong ng 2013, kasi yung panahon na nag-decide ako na gusto kong maging masaya, gusto kong maging malaya, yan. Yan yun. So, lahat ng pwede kong pagkaabalahan, pwede kong puntahan, pwede kong galaan, pwede kong samaan, go ako. So, ayan yan. Ang natunghayan nyo ay yung picture ko sa Mount Talamitam. Paborito-paborito kong gawin yung profile picture kasi tanaw na tanaw yung Mount Batulaw. Yung Mount Talamitam, yan yung unang pagkakataon na nag-hike ako. Isinama ko ng kaklase ko ng college si Michelle Mamansag. Shout out! Doon ako nagkaroon ng interest sa pag-hike mula nang isinama niya ako. Kasi ang sarap, liberating talaga pag nasa taas ka ng bundok. Aabangan mo yung sunrise, maputan niya yung sunset. Magka-camping kayo, paborito-paborito ko talaga ng bata pa ako. Gustong-gusto ko yun. Pero nung ayan, independent na ako, kaya ko nang gawin yung mga gusto kong gawin, sinubukan ko. Kapag-camping ako sa tuktok ng bundok. So, ayan. Tunghayan naman natin yung susunod na picture. Natunghayan nyo yung picture ko ng umakyat kami sa Mount Manabu. Yung nasa kaliwa, siya yun yung Mission Mamansag. So, niyaya na naman niya ako. Ayan, gila-gila. Niyaya niya ako, mumundok na naman kasama ng mga katrabaho niya. Yung mismo pagkakat ng bundok, hindi mahirap. Alam mo na mahirap. Yaan kasi yung unang pagkakataon na nagkita kami ng ex ko matapos kami mag-break. Hindi matang... Wala kaming formal breakup. Pero dahil katrabaho niya yung ex ko at kasama niya ang bago niya. Nung unang nakita ko siya, siya yung parang hindi uneasy siya eh. Hindi pala guys, so ako naman, napretend ako na nakapektado. So ayun, winner ako doon. Pero grabe, nahihirap kumilos na parang tinitingnan ka ng mga tao, tinitingnan nila yung reaction mo, lalo magkasama yung ex ko tsaka yung bago niya, na parang alam nila na ex ko yun, yun, yung ganun, yun, parang pressure lang. Yun.
Diyan tayo sa next picture. Yan yung picture nung kauna-una akong motor, si Chuchay, na i-break in namin ng kapatid ko. At gustong-gusto kong magkaroon ng picture ng nasa pagitan ng Quezon Province at saka ng Laguna. Kaya bumiyahe kami. Hindi namin sinabi sa magulang namin na ganyan kalayo yung ibabiyahe namin from Cavite papunta ng Quezon Province. Nakarating kami dyan. Pero, yung susunod na picture, yan yung kinailangan namin ng GPS. Offline map. Ito kaya nyo. Kita nyo, yung background ko ay yung Taal. So, ang ginawa namin yan, ang istorya niyan ay mula sa Quezon Province, sa Arco. Gusto namin magganap ng ibang daan. Naalala ko yung Talisay Road na from Batangas, makakarating ka na ng Tagaytay. So, sinabi ko sa kapatid ko. Tapos, yun lang. Sinundan lang namin yung offline GPS, offline map. Nakarating kami dyan. Galing kami ng Quezon, duman kami sa Santo Tomas, ng Lipa, yun. So, binaybay namin yun. Sinundan namin sa map. Ang sarap ng pakiramdam. Grabe. Na parang yung pagiging wanderer, talagang sarap sa feeling na naglalagalag ka, pupunta mo mga kasuluk-sulukan ng mga lugar-lugar na hindi ka familiar. Yung sinasabi nila, parang may quotation yun na, minsan masarap yung maligaw. So, ayan yun, yung pagkakataon. Hindi naman kami naligaw kasi may mapa nga kami. Pero ang sarap sa feeling na yung first time mo pumunta dun sa lugar na yun, hindi ka familiar. Yun, ang sarap. Sarap talaga. Sayang lang. Sayang lang. Wala na yung motor ko. So, ayan. Try natin yung sa the picture. Ayan yung picture na trying hard mag-jump shot. Sobrang bigat ng pakiramdam. Sobrang bigat ng katawan ko. Hindi ko na siya kayang dalhin. Hindi ko kayang tumali ng mataas. Pagkalampas yan, kung magagaling ka ng Cavite, pupunta ka ng Batangas, pagkalampas mo ng KB ang tunnel, ayan, madadaanan mo yan. So, ang ganda ng view, ang ganda-ganda talaga. Ganda, sarap. Tapos, ang lamig, ang lamig. Napakarami namin nadaanan, napuntaanan namin punta ng Pico de Loro, Puerto Azul, ano pa ba? Sa ang dami. Tapos, yung kita mo yung dagat, yung tanong mo yung dagat, yung lamig ng hangin, yung madaming puno, yung bundok, sarap. Kaya nauunawaan ko yung mga taong adik na adik sa pagra-ride. Yung may mga group, wala kasi akong group eh. So ayan, pare-parehas kami niya, nagbe-break in kami, wala, pare-parehas kami ng, wala kaming plate number pa, mga bago pa lang yung mga motor. So, tatlo kami. Nakaangkas ako sa kapatid ko. Hindi ako yung nagda-dive, ah. Hindi pa ako ganun kagaling mag-dive nun. Na hindi ko na na-practice. Mula nung nawala na nung motor. Hindi ko na na-practice sa mag-dive. Pero grabe, grabe yung experience. Ang sarap. Sarap sa pakiramdam. Kasi yung buhay kayong uuwi. Oh, sarap talaga. So, na tayo sa sunipi. Natuyang hayan nyo yung picture ko sa, ano yan, Mount Daraitan. Sa Rizal. Sa Rizal. So, memorable yung hike na yun sa akin. Kasi yan yung unang-unang pagkakataon na magkakasama kami magkakapatid. Yung kapatid ko, yung sumunod sa akin, si shoutout, Ace and Sun TV. Tapos, yung bunso namin, yan yung unang-unang pagkakataon na nakapag-hike siya. Bakasyon nun, wala siyang paso, kaya nakasama namin siya. Memorable yan sa akin. Yun nga, dahil magkakasama kami, magkakapatid, na iba-experience namin sa bunso namin kung gaano kasarap. Gaano kasarap. Kahit na mahirap na mamundo. Tapos ang maganda pa sa Daraitan kasi, bukod sa may bundok, merong ilog na pwede ka doon maligo. Meron dun yung kuweba na may swimming pool sa loob. Nature made pool. So, ayan, ang sarap. Ang lamig ng tubig. Hindi nga lang masyadong mahilig sa malamig. Malamig. Pero, na-enjoy ko yun. Na-enjoy ka talaga. Yan. Punta na natin. Next picture.
Yan, crystal clear. Napakaganda, napakaganda. Ano yan, yung falls number 2 sa Bolinao, Pangasinan. So, ang istorya niyan, dapat kasama ko yung dalawang college friends ko, yung si Michelle, tapos si Luan. Dapat kasama nila ako. Eh, kaso dahil lagi ganun, laging ganun yung istorya na hindi okay yung schedule ko sa schedule nila. So, ang ginawa ko, nagsulo ko. Eh, hindi ko na sila makontak. Ayun pala, wala talaga kasing signal. Pero masaya kasi kung kailangan mo ng oras para sa sarili mo, yung tahimik, walang disturbo, yun yan, pwede yan. So, mag-isa ako kung pumunta ng Bulinaw, Pangasinan. Nagawa ko. Pinili ko yung picture na yan kasi ang ganda talaga ng tubig. Napakalinis talaga niya. Yun. Niya. Kasi bibihira na yung mga malilinis na ilog niya yun. Tapos kung mapapansin nyo, may bata sa puno. Parang ganda-ganda tingnan. Ang ganda-ganda niya para sa paningin ko. Tukay natin yung susunod na picture. Ayan ang dalawang anak ng aking friend, BFF, si Vanessa. Ayan yung dalawang anak niya. Nagpunta ako sa kanila kasi nung simula nung medyo nagkakaedad na ako, gusto kong i-celebrate yung birthday ko na puro travel, ganun. Para pagdating ng birthday ko, parang iiponin ko lahat ng pictures ng mga napuntahan ko sa loob ng isang buwan bago yung birthday ko. So, ayun na. Isang buwang celebration ng birthday ko. Sa kanya ako unang pumunta. Kasi napakatagal na, parang teenager pa kami nung huli kami nagkita. Kaya, ayan, pinuntahan ko siya sa kanila. Nag-enjoy ako, ang saya, na-miss ko siya. Nakot ako siya, nabisita ko siya, gano'n. Tapos naiya ako kasi may regalo siya sa akin. Tapos ako wala akong regalo ng birthday. Sorry ni, wala akong panregalo. So, ayun, alala ko. Gamit ko pa din yun, yung blouse na binigay niya. Tsaka yung, medyo nasira na nga lang yung, ano, tawag doon, monopod. So, ayun. Salamat. Issue. Ayan, ito na. Simula na ng napaka... Yan yung sumunod kong birthday, 2000... Ah, yung nauna pala kala Vanessa, 2016. Yaan naman sa lawag ay 2017. Yaan ay ginawa ko ng May. May ko yung ginawa. Yan yung pinaka-challenging na nangyari sa akin. Challenging na birthday celebration ko na kailangan within 24 hours. Nagawa ko ng makapag-travel sa buong Ilocos. Ang nangyari pa niyan, naiwan ako ng bus. Yung last trip ng Florida bus. Yan. Kaya ang ginawa ko, ang pinakamabilis na naisip kong paraan at pamilyar na pamilyar ako. Kasi alam ko, sa Baguio City, meron dun papunta ng vegan. At magbibigan muna ako. So, ayan. Galing ng vegan, dahil yung nasakyan ko ay diretso lang lawag. So, bumiyay na lang ako. Kumaga nakitingin na lang ako sa vegan nung pagkakataong nag-stop over. Tapos dumiretso na ako ng lawag. Ayan, 52 anniversary ng Lawag City. Kinaya ko yan, 24 hours travel. So, ayan. Ano ba? Yan, lawag. Diyan ko natikman yung ano, isa sa version ng empanada. Sarap din. Sundan natin yung isang picture. Yan, memorable sa kanya yung picture na yan. Kasi lang, yan lang yung perfectong picture na nakuhanan ko dahil pinipilit kong kumuha ng picture sa loob ng tricycle habang nagbebiyahe. So, mula sa Lawag, pumunta kami hanggang Pagudpod. As in, mula Lawag hanggang Pagudpod, tricycle lang yung sinakyan ko. Tapos umalis kami ng madaling araw, galing ng Taliyain. Alas 5 ng madaling araw, sinundo ko ni Kuya, nakalimutan kong pangalan niya. Sorry, ang tagal na kasi. Yan. Habang nasa biyahe, kumukuha ko ng picture, gusto kong makakuha ng perfectong picture. Ayan na, ang perfect. So, achievement ko yan. Isa pa yun, mahilig ako. Challenge ko yung sarili ko sa ganun. Nagawa ko naman. Diba? So, sunan na natin. Picture. Next picture. Nakalimutan ko ng tower.
number yan. Bell House. Sorry ah, nakalimutan ko. Hindi ko rin na-research. Diba? Hindi ako masyadong ready. Hindi ko kasi alam kung paano ako mag-post noong time na yan. Hindi ko alam anumang pagandang posing, angulo, ganyan. So, ayan. Feeling ko naman, natutuwa kasi ako nag-flow yung hair ko noong time na medyo pasapa kasi siya, kaya nalubay ko. Hindi pa siya sabog-sabog. Ayan. Ganda dyan. Ganda yan. Try nyo. Punta kayo. Ayan yung sa White Rock. Ayan. So, medyo lumiliit na lang na daw yan ngayon. Parang bawat taon ata, nababawasan siya. So, ayan yan. Feeling ko, pakita ko lang isang picture ah. Tingnan niyo to isang picture na to. Ayan, yung picture na, feeling ko ang harot-harot ko dyan. Feeling ko ang harot-harot ko dyan. Nakita nyo? Giant electric fan. Saya, no? Maririnig mo siya, malakas siya. Pag yung umiikot yung LED, malakas siya. Ang mahangin siya kasi syempre tabi ng dagat. Ayan. Maganda yung ginawa nila sa Ilocos kasi yun yung pinagkukunan nila ng electricity. Wind, ang matawag doon? Windmill? Basta yun. Yun na yun. Saya. Nung unang nakita kayo, mga tanong na tanong ako pa lang. So yan, excited na ako. So ayan, nakapagpa-picture ako. Next picture. So, ayan na. Nakarating na ako ng pag-upod. Grabe yung, grabe yung biyahe. Ang tagal din. Tapos, yun niya. Medyo ako yan eh. Yung nakakapagod sa pag-upod. Nakakapagod yung biyahe kasi ang layo. Pero kung dun ka, so, yan na. Kasi lalo pag makakaligo ka. Sarap maligo sa dagat. Nung pagkakataong yan, nag-ready ako ng tent. Kasi ang akala ko, pwedeng mag-overnight ng panahon na yun. Pero, ang sabi kasi sa akin na nagbabantay dun, pwedeng mag-tent kung peak season. Pero dahil pumunta ko dun na walang masyado pang tao, hindi siya peak season, hindi siya pwede kasi walang magbabantay ng overnight. So, ayun, dala ko lang, bit-bit ko lang yung tent ko. Nagandang ko pa naman yun. So, ayun. Pero siguro someday, matutupad din yun. Yan, nakita nyo. Sa Calle Crisologo. Saktong alauna yan. Alauna ng hapon, nung nag-stop over yung bus na sinakyan ko galing Baguio. Tapos kinabukasan, alauna ng hapon din nang makarating ako ng vegan ulit. So, alam ko na na-achieve ko yung 24 hours. Na-achieve ko yung 24 hours na travel sa Ilocos. Kumain lang ako, picture lang konti sa Calle Crisologo. Tapos bumiyahe na ako papunta ng Cubao. So, ayan. Feeling ko nun, kasi gusto ko sumali ng Amazing Race at saka Extra Challenge. So, sa pagkakataong yun, pakiramdam ko nagawa ko sila parehas. Alang-alang sa aking birthday celebration. Ayan, nagawa ko siya. Sarap sa pakiramdam na nagagawa mo yung gusto mo. Na pinagbigyan ako na dapat Ilocos ang pupuntahan ko pero nakarating pa ako ng Baguio. Baguio muna bago yung Ilocos. Ayan. Sarap alalahanin. Sobra. Ngayon na-excite ako. Super kinikilig ako. Ayan. Kasi naalala ko yung mga pinagagagalaan ko. Ayan. Next picture. After ko niyang mag-Ilocos, dahil si pinsan, hi ate LA, miss you. Bali, late na birthday celebration ko at advanced birthday celebration naman niya kasi August siya. So, ayun, first week ata yan ng August 2017, magkasama kami. Nagpunta kami ng Bato Spring Resort. And yun yung first time na magkasama kami sa galaan. Miss ko siya. Sobrang na-miss ko siya talaga. Shoot eh. Pakita ka naman. Next picture. Nakita niyo yung picture na yan. Yan yung picture ko habang naglalakad ako na papunta kami ng kapatid ko Ace and San TV. Papunta kami ng Barangay Labnig. Galing kami sa Paracali, Camarines Norte sa Bagong Bayan.
naglakad kami. Ang story niyan talaga, nauna siya na pumunta ng Bicol kasi ako ng pagkakataong yun. Dahil sa sobrang love ko ang Baguio City, akala ko mabubuhay ako mag-isa. Akala ko mabubuhay ako mag-isa, malayo sa pamilya doon sa Baguio City dahil nga mahal ko siya. So magsama na kami. Ayan. Pero ayan, na-homesick ako. Tapos nalaman ko pa na pumunta siya ng Bicol. Pupunta siya dun sa tribo ng mga, ang tawag kasi sa kanila, mga kabiho. Pero sa Zambales ata, mga Aita. So yun, pumunta siya. Naingit ako. Sobrang naingit ako. Kaya ang ginawa ko, galing ng Baguio City, bit-bit ko lahat ng gamit ko pa uwi. Isang gabi lang ako natulog sa bahay. Layas na naman ako. Diretso ako ng Bicol, sinundan ko yung kapatid ko dahil sa sobrang ingit ko. So ayan, naglakad kami. Yan, walk trip din kami niyan pagkakataon niya. Walk trip kami. Diyan nagsimula yung mga walk trips namin. Nilakad lang namin. Ang daming sasabi na malayo yun. Ako, hindi biro yung layo niya. So habang sinasabihin kami na ang layo nun, hindi nyo kaya yun. Lalo kami na-push. Matigas ang ulo. Parang antigas nga ng ulo namin. Ayun nga. Next picture tayo. Nakita niyo yung isang picture namin ni Mother. Galing Laguna, nasa boundary ng Batangas. Ayan. Ayan yung umpisa ng aming adventure. Ayan yung naglakad kami. Ang goal namin nun, maglakad kami mula Turbina hanggang papunta ng Paracali Camarines Norte. Ang dala lang naming pera ay 700... Oh, tama ba? Hindi. 250 lang. 250 lang yung dala naming pera nung time na yun. Ganun siyang nakakalokang adventure. So, ayan. Hindi ko siya mai-rank ng 1 to 10. Kung sino yung pinaka-paborito, kung sino yung ano. Hindi ko siya ma-rank ng ganun. Kasi lahat siya iba. Parang first time siya lahat. Parang ganun yung pakiramdam. Kasi sa bawat, katulad ng pagpunta ko ng Baguio City, lagi akong pumunta ng Baguio City, pero ibang experience siya sa kada pagkakataon na pupunta ko. Kaya hindi ko siya mairang. Lahat ng pictures, lahat ng lugar, lahat ng taong nakasama ko, iba-iba. Kaya lahat sila, parang level, kaka-level, wala akong masabing paborito kasi lahat sila gusto ko. Wala akong tulak. Lahat kinakabi ko. Ganun. So, yung mga susunod na picture, tungayan nyo, ito yung mga picture na nakuna namin nung naghabang naglalakad kami ni Mama. So, ayan. Salamat sa panonood. Pero panoorin nyo sana yung mga susunod na pictures.